Hi! So, dito na ako ulit. Medyo matagal tayo bago nakagawa uli ng video, pero gagawa tayo ng video ngayon kasi may free time ako. So, pero hindi pa rin ako makapag-ride. So, mag-setup na lang tayo ng bagong motovlogging helmet. Meron akong mga bagong gamit yan kasi mag-upgrade ako ng camera, mic, tsaka kung ano-ano. So, ay! Bago din pala yung setup ng parang game room studio kasi lumipat kami ng house. So, pakita ko na rin sa inyo. Pero halos pareho lang. Parang nilipat nga lang namin yung mesa isang buwi. So, yan. Yan yung mga gear. Ngayon ko na lang sa gilid. Ito pa rin yung dating setup. Yan yan. Nanonood ako ngayon ng daily Twitter next on kasi favorite ko ito ng channel sa YouTube. Mga exotic cars. Siyempre yung mga bike ko. May sticker na. Ayan, sticker. Cellphone, iPad. MacBook. Camera gear, tripod. Extra camera. Ayan, may isa pa akong laptop dyan. So, yun. Mga pang work stuff. So, yun. Kita nyo na. Bago setup. So, buksan na natin yung mga box. Yung mga box ko doon. Ayan. Kasi isi-set up natin nga yung bago kong helmet. Tapos, pag may time, ira-ride ko, pang-ra-ride natin yung bagong setup. Tingnan natin kung mas magandang quality. Siyempre, mas magandang quality kasi luma na yung GoPro ko noon eh. Kasi ito, bago na. Tapos, bagong audio setup. So, mas maganda yung audio quality. So, yun. Tara! So una, ito. Hindi ko alam kung ano ito eh. Alam ko yung mga in-order ko pero hindi ko alam kung nasan box sila. So, ito maganda. Ito yung lagayan ng GoPro. Kita ba? Ano po po ako sa'yo? Ayan. So yan, lagayan ng GoPro para isang malinis na setup lang sa harap. So, yan. Yung price nito hindi ko alam eh kung magkano eh. Kalimutan ko na rin. Kalalagay dito. 200 baht, 250 baht. So, sa peso, hindi ko alam kung magkano. Mga 500 peso, parang ganun. Yan. Yun, first item. Oh, ganda. Nice. Ganito siya. Ganda. Ito, may lagayan. Ah, lagayan ng mic. Kung ipang-vlog mo yung GoPro mo, ganyan. Ayos. Pwede na natin ito kailangan kasi imamount ko siya sa helmet. Nice. Yung brand, Ulanzi. Umulan na. Ayan. Ito, next. Wala tong kinalaman sa setup ng helmet. Ano pala ito? Yung mga wire na binili ko sa ano lang. Para sa bait. Mga wire. Alien coil. Kasi ito na-unbox ko na eh. Ito yung bago kong mic. Kasi yung dati kong mic pang GoPro Hero 3 tsaka 4. Yun yung dati kong gamit. Tapos, kailangan natin ng bagong setup dito sa bagong GoPro. So, bumili ako ng bagong mic. Tsaka, masyado nung maingay yung audio nung ano eh, dating mic. Yung quality ng audio, parang makalaskas, parang ganun. So, may bago. Ito, yan. Tapos, bumili din ako nito. Yung dati kasi, ano eh, maliit. Ano siya, naubos na yung buhok, bumili din ako nito. Ang tawag nila dito, ano eh, cattail, parang ganun. Para yung wind noise pag nagra-ride ka. Meron din yung camera ko niyan, ayan. Hinawakan ko. Ayan, meron yan. Ilalagay mo yung, ano dyan,
yung mic mo sa loob, tapos okay, ganyan. So, yan. Ayaw mo mag-focus ka na na. Na-set ba yung auto-focus mo? Check mo. Naka-set naman. So, ito na yung pinakamalaki na box. Nabubuksan natin. Bale, ito na yung camera. Kasi, wala na ibang box eh. Sarap! Nabili ko to ano eh, naka-sale sila. Yung price nito talaga dito sa amin, ano, 12,000 baht. So, sa peso, mga kulang-kulang 20,000 peso, mga ganun. Pero mura lang talaga yung mga items dito, mga gadgets sa amin. Tapos nag-sale siya na 9,500 baht. So, binili ko na siya agad. Pagkabili ko, pagka-deliver, nag-sale na naman siya. 8,700, parang gano'n, 8,500. Basta 8,700 baht na lang. Sobrang mura na siya sa amin, grabe. So, ayun. Pero, ganda ng packaging. May pang pahangin-hangin pang bang safety. Ayan. May resibo pa. Tago ko yung resibo, baka sa warang. Oops. And, pakita ko sa inyo yung resibo. 9,500 lang. Focus ka nga. Camera ay mag-focus siya. Yan. So ito na. Bago kong motovlogging camera. GoPro Hero 7. Really excited ako tayo. Kasi gusto ko na talaga makabili nito noon pa. Wala lang talagang ano, magandang deal. Tsaka iniisip ko sayang lang kasi may dalawa yung GoPro ko eh. Pakita ko sa'yo. Yung ginagamit ko, isang 3 na black at isang 4. Lagay ko na siya. So, yun. So, ito na. Bago yung GoPro. Buksan na natin. Ano ba ito? Ah, dito. Ganda. Lumabas na yung 8 dito sa amin, parang yung price 14,000 baht lang. Hindi ko na hindi na ako nagpursigin bumili ng 8. Yung 7 okay na. Kasi pag nagtagal-tagal may mga magsisale naman ulit. Oh, yun yan. Bagong setup. So, paano ito mag-set? Hindi ko alam paano alisin. Uy. May mga manual. Ay, sticker! Gusto ko nang bumili ng sticker ng GoPro. Wala akong mabilihan dito. May nabili akong isang beses para siyang papel na pag nabasa, masisira na. Ito maganda. Parang vinyl na papel na ewan ko. Parang nakalaminate na paper. So, hindi ko lang alam kung okay ito. Mabasa. Pero, nice addition. I-display mo yung item mo. Charger. Ay! Ayos. Battery. Kung ano-anong mount. Sobrang dami kong ganito kasi sobrang dami kong GoPro ito. Sobrang dami kong accessories ng GoPro. Kaya hindi ko ngayon magamit. Ito. Yan. Paano alisin yung camera dito?
na nga ito. Yung mic natin, buksan ko na rin. Kalimutan ko buksan kanina. Na-excite ako doon sa GoPro box eh. Kasi ang laki. Basic mic lang siya. Yan. Boya. Maganda daw to eh. Pero may isa pang mic brand na alimutan ko lang. Maganda din yung audio nun. Yun yung ginagamit ng mga pinapanood ko motovlogger sa Amerika. Ganda ng audio quality. So, ayun. Kasi ito, ilalagay dito, ganyan. So, iset up na natin yung helmet. Na-unbox ko na sila lahat, tingin ko. Ay, ito pa pala. Ito naman yung mic adapter. Yo. Ito. Hindi kasi gagana, walang connector tong GoPro 7 na mic diretso. Kailangan mo ng ganito. Tapos yung quality ng plastic nito parang rubberized eh, na ewan ko ba. Kahit yung mga pinapanood ko sa States, sinasabi nila hindi gumagana dito yung 3M tape. Bala ko sana nun, idikit ko na lang siya sa helmet dyan, tapos na-connect na ganyan yung ano, yung GoPro. Eh sabi nila hindi gumagana. Nahawakan ko nga siya ngayon, para siyang goma na plastic. Ayan, parang shockproof siya na ano, hindi nga didikit dito yung tape. So, kaya bumili na lang din ako nito. Nung sinabi nila na ganun, para malinis na lang tingnan yung setup natin. So, iset up na natin yung helmet. Change ko yung angle ng camera so para makita yung kung paano ko sineset up yung helmet ko. Okay? So, ito na. Iset up na natin yung helmet ko. Bale yung mount ko, galing pa sa Pilipinas. Pinadala sa akin ng Hank Additive Solutions. May video ako ginawa doon. Kung gusto nyo mapanood, panoorin nyo. So, nandyan lang sa channel. So, ito yung mount. Specific siya sa helmet ko na AGV K3 SV. Sabi ko sa isang video, yung isang helmet ko kasi AGV GP Pro, binigay ko na yun sa kapatid ko. Mas round yung chin nun. Mas madaling lagyan ng mount. Ito kasi medyo may angulo. So, buti na lang nakagawa yung hank ng ganitong chin mount. Sobrang perfect ng fit. Tsaka, walang issue. Hindi ito natatanggal. Ha? May mga nagsasabi na pangit yung pagkakagawa nila. Hindi ako naniniwala dyan. Oo, kasi subok na subok eh. Sobrang tibay. Sinabi nila, may mga nagsasabi na isuguro ko na daw to dito. Kung ano man yung sinasabi nilang glue. Di, okay na yung 3M na provided ng hank. So, yun yung mount ko. Shout out kay Sir Glenn ng Hank Additive Solutions. So, yun. So, una, pag si-setup ko, tatanggalin natin yung mga foam sa loob. So, para makita niya kung paano ko ilagay itong wires ng mic sa loob. Gusto ko yung mic ko kasi nandito siya sa gilid. So, para nakaganyan. Kasi pag dito sa baba, or sa taas naman nakakain. Pag sa baba naman, yung lahat ng wind noise masasalo niya na. Tsaka pag sa harap. So, dito lang siya sa cheek nilalagay. So, i-time-lapse ko na lang itong part na to. Panoorin nyo na lang kung paano ko i-install. Okay? So, ito. Tatanggalin ko lang yung cheek pads. Yan. Kasi dyan ko ipapadaanan yung wire papunta sa likod. Kalimutan ko pala itong ilagay. Ito muna.
install na. So, wala na wind noise dyan. Mic natin. So, itatape yung mga wires sa loob para hindi sila gumagalaw. Wala akong black na tape pero nasa loob naman kaya white na lang. So, pakita ko sa inyo yung loob kung paano sinet up yung mga wires. Ang hirap pala. So, pinagdaan ko dyan yung wire. Paganyan. Pababa dito sa Sena mount. Ano ko kung nakikita nyo? Yan. Naglagay ako ng tape. Kasi papaikot ko yung wire dyan. Palabas dito. Kasi dito ko ilalagay yung mic. So ayan, medyo ang hirap iikot ng wire. Kasi yung isang mic ko dati, ano siya, parang braided siya. Hindi siya madulas pag pinasok mo siya dyan. Tsaka maiksi lang, ito mahaba. So baka italian ko na lang siya, tapos ipwesto ko sa likod yung pinaka mga wire. Tapos ilalabas ko lang yung kailangan ko para malang makonect to sa mic adapter. So, ita time lapse ko na lang ulit, papakita ko sa inyo yung finished product. Ang kagandahan lang dito sa AGV ng mga helmet, ready siya sa Sena communication device. So may mga daanan siya ng wire, tsaka yung Sena na spot dun sa, dito sa tenga mo. So dun ko na lang pinadaan yung mga wire ng mic. Kasi mahirap yung pag sinuot mo yung helmet mo, tapos nararamdaman mo sila sa ganito, sa likod. May pressure point, medyo hindi siya komportable pag nagra-ride. So, ganun ginawa ko dito. Pinadaan ko doon sa mga daanan ng wires. So, bago ko balik mga foam, pakita ko sa inyo kung saan dumaan yung mga cable ng wire. So, ito na yung end ng wire. Ng mic. So, balik tinitape ko siya dyan. Paikot siya dito sa ilalim. Dito yung mic sticks. Ayan. Dito siya. Ayan. Ayan yung focus. Basta ito. Ayan. Focus mo. Ayan. Dyan mic. Tapos yung wire. Paikot. Sa buong likod. Dito. Pwede niya. Tapos palabas dito. Ganun ko sinet up yung mic. Ay! Parang bumagsak. So ganun yung setup ng mic ko na ginawa ko. Paikot siya. So medyo mahirap ilagay yung wires. Kasi ang haba, hindi ko alam kung saan paano itatago.
So, babalik ko na yung mga kutsyon. Nabalik ko na lahat yung foam ng helmet. Tapos yung necessary wire na lang nandyan, yung co-connect sa mic, sa GoPro. So ngayon, i-test fit ko siya. Titingnan ko kung may mga pressure points. Pag may mga pressure points siya, uulitin ko yung pagkabit ng wiring. Kasi hindi maganda nag-ride kasi may nararamdaman kang kung anong bagay dyan sa mukha mo. So, medyo concerned ako yung sa likod kasi medyo ni-roll ko kasi yung ano. Ni-roll ko yung wire. Baka maramdaman ko. Huh? What are you doing? So far, okay naman siya. Hindi, walang ano, wala akong naramdaman. Medyo sumikip lang siya sa cheek pad kasi dito ko nilagay yung mic sa gilid. Tapos, tingin ko okay na yan. Tapos yung sa labas naman ang isi-setup natin. So masyado itong matangkad. So i-adjust ko itong ano? Elbow ng mount, itong extension ng mount kasi masyado siya mataas, nakatakip na siya sa mukha, so adjust ko siya ng konti mga ganyan. So kuha lang ako ng screwdriver. A few moments later, so kumuha ako ng screwdriver, i-adjust ko to, ibababa ko ng konti para hindi masyado nakatakip sa mata kong ganyan tong mount, tong case kasi matangkad siya eh dahil dito sa mic adapter. Kailangan ko makuha yung tamang angulo kasi yung riding position ko sa Ninja nakasubsob. Tapos yung AGB pasubsob din siya kasi aggressive yung pagkakagawa niya. So pag dinaretso ko na masyado, baka langit na yung makita niyo. Pag niyo ko na masyado, wala na kayo makita. Ginawa ko na lang isang diretso siya. Tapos medyo nakaganyan ng konti yung pinaka case. So i-fix ko na siya na mahigpit para hindi na siya galaw ng galaw. So bali ganyan na siya. Yan. Pag suot mo kasi itong helmet ko, medyo nakaganyan siya. Tapos yung riding position ko pa nakasubsob. So kinuha ko talaga ng tama yung mabuti yung angulo niya. So, testing pa naman natin to. Pagka pangit yung kuha o yung angulo ng camera, i-adjust ko na lang ulit. So, pero for now, okay na to. So, lalagay ko na yung camera dito sa case. So, para makita natin yung final look niya. Final setup. Tapos, let's conclude the video na kasi masyado na mahaba to at masyado ng gabi. So kailangan mo takip ng galing yung takip ng GoPro.
sa gilid. Yan. Di ko na-realize agad nilagay ko sa rice. Sa wakas, tapos na rin yung setup natin ng helmet. Parang inabot din ako ng 2 hours yun. Tapos nagpahirap pa yung binibidyo ko yung sarili ko. So anyway, papakita ko na sa inyo yung bagong setup. So, imamontage ko para masaya. So, tingnan nyo. So ito na guys, yung final setup ng bago natin GoPro, bago natin GoPro Hero 7 sa AD helmet ko. Ito na yung bago kong motovlogging helmet. So ayan, kita nyo. Medyo halangan ako dito. Ayan, itong wire na to. Okay lang kaya yan. Pero karamihan naman ganyan ang ginagawa. So kinaya ko na lang. So, ito na yung pinaka-mic connector. Ano dyan? Ano? So, ito. So, ayan. Natapos na ang bago kong motovlogging helmet. Nakita niya kung paano ko sinetap. So, medyo nahirapan ako kung paano ko itatago yung mga wire. Mag-focus ka. Yeah. So, nahirapan ako kung paano itago yung wire. Pero, satisfied naman ako dun sa kinalabasan ng helmet ko. So, malinis yung pagkaka-setup gawa ng case kasi nandun na siya lahat, sama-sama na siya dyan. Pinakita ko kanina sa inyo. So, yun. Thank you. Next video, susubukan ko tong bago kong setup. Tapos, pag may mga konting maling angulo, edi i-adjust ko na lang. So, see you sa next video. Magra-ride ako next video. Peace. So, nakalimutan ko sabihin. So, since helmet video to, mag-subscribe na kayo sa channel natin para manalo kayo ng AGV helmet. So, magpapamigay ako ng ganon. AGV K3 SB. Pag na-reach natin yung goal, yung procedure nung giveaway, nasa Facebook page ko yun. I-search lang Beach Ninja Motovlog sa Facebook. Tapos mag-subscribe kayo. Tapos watch niyo video, screenshot niyo yung subscription niyo. Tapos i-post niyo doon sa Z1000 video sa Facebook. So, pag nagawa niyo yun, automatic may entry na kayo sa giveaway. So, yun lang. Peace!